para sa pagdadito. Yung block na independent. Ito guys, yung parang sa Manila dito sa Australia. Ayan. So, bili tayo guys ng konti para matry natin siyang maluto. Hello guys! Ito na guys yung parang sa Manila dito sa Australia. So, bumili si Inday para ating itry na lutuin mga basic. Gagawin natin siyang maruya. Ayan. Magluluto tayo guys today ng maruya. Gagawa guys ng maruya si Inday. At inumpisahan ko na nga guys ang pagbabalat ng saging. Siyempre kailangan natin siyang hiwain. Kung medyo manipis naman ang laman guys, dalawang hiwa lang. Pero pag medyo makapal yung saging, ginagawa ko siya guys na tatlong hiwa. Tinatatlong slice ko siya guys. Ayan. Maruya ni Inday. Maruya tayo guys. Maruya ni Inday. Hiniwa natin yung saging sa tatlo. Yung iba ganito ang paghiwa niyan. Tapos yan. Yan. Tapos ginagayan lang. Ginagayan lang siya guys. Okay. Nasa ko yan. Ngayon guys. Mahal ang kilo nito. 800. Ay, 800. $8 guys ang kilo. Ang ating saging. Para siyang saba mga besi. Oh. Yan yung parang saba dito sa Australia. Yan ang ating saging. Good job. Ito na guys ang ating gagawing maruya mga besi. Hinilira ko na siya sa platito. At syempre, piniinit natin ang ating kawali. Bago natin ilagay ang mantika, dapat mainit yung ating kawali. Ayan, ready to cook na mga besi. Kainit ng kawali guys at ng mantika. Saka ko naman inilagay guys ang ating lulutuing maruya. So ito na ang itsura niya. Binaliktad ko naman siya guys para yung kabila naman ang maluto. So hindi pa rin po siya good. No, mamaya baliktarin pa ulit natin siya ng isa. Binalibaliktad na nga natin guys ang ating maruya at ito na ang itsura niya mga besi. Ibig sabihin lang yan, malapit na yan siyang maluto. At ito na nga guys, ayan, kung ganyan na ang itsura ng inyong niluluto na maruya, ibig sabihin yan guys ay luto na siya at pwede na nating hanguin. Ayan, luto na ang ating maruya.